Ikaw. Oo, ikaw nga. Mahalin ka muna, makinig ka para maging aware ka sa mga kagaya namin. At nang hindi mo kami basta-basta i-judge. Hi guys! Welcome back to my channel. And bago mo simulan ang panonood ng video to, please make sure to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. Ganon. And yes, tama po yung nakikita nyo dyan sa title. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Depression, anxiety, panic attack. At lahat po yan, meron po ako. Kung makikita ninyo ako ngayon, mukhang hindi, mukhang wala, pero tama po. Meron po akong ganyan. As far as I remember, 3 years or 4 years ago, I was diagnosed with major depressive disorder. Pero bago ako na-diagnosed, even way, way back before pa, nai-experience ko na pala ito. Pero hindi ko lang alam na yun na pala yung sitwasyon ko. Okay, now pag-usapan natin si depression. Actually, bata pa lang ako, feeling ko na-i-experience ko na ito, pero hindi ko lang ma-express, hindi ko lang alam na yun na pala yung tawag doon sa nararanasan ko. And yes, tama po, meron po akong depression dahil meron po akong pinagdaanan nung maliit pa ako na hanggang sa ngayon ay daladala ko na yun yung pinag-ugatan ng pagkakaroon ko ng depression. Okay. Now, paano ko nasabing meron akong depression bago ako nagpa-consult sa isang espesyalista o psychiatrist? During that time, ang mga nai-experience ko, guys, lilinawin ko lang. Magkakaroon lang ako ng konting disclaimer dahil ito ay base lamang sa aking sariling karanasan. So, magkakaiba po tayo ng experiences, magkakaiba po tayo ng karanasan. Maaring yung diagnose sa akin ay ganito at yung sa inyo ay iba. So, magsasalita lamang po ako base lamang po sa aking karanasan. Okay, way way back before, nakaka-experience na ako ng matinding kalungkutan. Kalungkutan in the sense na hindi lang ako basta nalungkot. Dahil ang emotions naman talaga natin, normal lang na minsan nagiging malungkot tayo. Pero yung sa akin kasi medyo extreme siya. Yan na yung umabot sa puntong araw-araw, yun na yung nararamdaman ko. And at the same time, doon na yung time na nawawalan na ako ng focus, nawawalan na ako ng gana, nawawalan na akong ganang kumain, ayaw ko nang lumabas ng bahay, ayaw ko nang lumabas ng kwarto. Gusto ko nakahiga na lamang ako sa kama at wala. As in, walang wala talaga. As in, no, totaling wala akong gustong gawin, kundi magmukmuk lang. Okay. Now, si depression kasi is, maaari siyang mag-lead pa ito ng panibagong sitwasyon, which is, iyon na nga yung nangyari sa akin. Kasi during those days, in denial pa ako. Naging laman po ako ng mga emergency rooms, naging laman din po ako ng mga clinics dahil nagpapa-check up ako, pero wala silang nakikita sa akin. Blood test, blood pressure, at kung ano-ano pang mga test ginawa na sa akin, pero lahat normal. So, andiyan, nagpa-check up ako sa cardiologist, nagpa-check up ako, laman ako ng mga emergency rooms, lahat ng mga emergency doctors, yan, maging ophthalmologist, internal medicine, general practitioner, and nakakahiyamang aminin, even albularyo na pagkonsultuhan ko na po. And then, iisa lang yung pattern ng mga sinabi nila sa akin. Pagkatapos ng check-up, pagkatapos ng mga lab tests, yung mga lumabas na yung mga results, laging sinasabi sa akin, may problema ka ba? And during that time, lagi po akong in denial. Dahil feeling ko, lakas-lakas ko pa eh. Kahit anong problema, kaya kong solusyonan, kayang-kaya kong harapin. Pero hindi ko alam sa sarili ko na masama na pala yung naidudulot nito sa akin, hindi lamang sa aking personal na buhay, kundi sa pangkalahatan. Okay? So, dito umabot yung puntong sinasabi nila sa akin, lahat sila, may problema ka ba? At lagi kong sinasabi, wala po. And then, since lagi kong sinasabi, lagi kong dinideny na wala, so, okay, wala kang problema.
you can go home. Pwede mong gawin kung ano yung mga ginagawa mo, lahat, ganyan-ganyan. Dahil iba kasi yung pakiramdam pag naka-experience ka ng depression, samahan mo pa ng anxiety. Okay, now, dito naman tayo kay anxiety. Dahil isinawalang bahala ko si depression, dahil hindi ko alam na yun na talaga yung nangangamdaman ko, na depression na pala ang tawag doon. Dahil akala ko simpleng kalungkutan lang yun. Nagkaroon tayo ng anxiety due to depression. Si anxiety naman, ito yung nai-experience ko na nagiging balisa ako, hindi ko alam ang gagawin ko, basta balisa, anxious, lagi akong anxious. So, dahil doon sa pagiging anxious ko, doon pumapasok si panic attack. Si panic attack naman, ito yung nai-experience mo dahil anxious ka, andyan bigla ka nalang magpapalpitate, na feeling mo aatakihin ka sa puso, na feeling mo mamatay ka na nung time na yon, na time na nagpapalpitate ka. So, that's the time, magpapadala ka na naman sa emergency home, magpapadala ka na naman sa hospital, tapos in the end, normal, you're healthy, sabi nga nila. Pero nung time na yon, still in denial ako. Nasa in denial stage ako na no, wala akong ganitong sakit. And then last 3 years ago, na-diagnose akong may bukol dito sa aking leeg. And then that's the time na nagpa-consult ako sa isang endocrinologist. And then yan na yung time na sinabi ko rin sa kanya yung mga na-experience ko before, na nagpapalpitate ako, bigla akong nagiging anxious, biglang parang feeling ko wala na akong gana. And mind you guys, even suicide, na-try ko na po siya. Wala pong nakakaalam yan, pero na-try ko siya. And hindi ko po siya ina-advise, nabanggit ko lang na experience ko, pero hindi ko siya ina-advise na gawin niyo dahil maling-mali po yun. And then yun na nga. Sinabi ng doctor ko, sige, let's do a test again. Dahil baka mamaya, since meron akong bukol sa leeg, baka dyan nang gagaling, baka may problema ako sa thyroid. Kasi kadalasan kapag nagkaharan ka ng mga panic attacks and all that, or yung emotions mo masyadong mababa or mataas because of the thyroid. So that's the time na nagpa-check tayo sa thyroid and lumabas normal. And then, sabi ng doctor, okay, let's try again another test. Try naman natin, tingnan yung pancreas mo, baka mayroong bukol dyan na siya yung nagkukos kung bakit ka nagpapalpitate and all that. And, lumabas ang result again. It's normal. So, sabi ng doctor ko, nung endocrinologist ko na tumitingin ng leeg ko, sige, this is the time, baka siguro kailangan mo ng another help, which is the psychiatrist. So that's the time na na-realize ko sa sarili ko na siguro nga baka kailangan ko ng psychiatrist. So that's the time na nagkaroon ako ng realization, nagkaroon ako ng acceptance na baka ito na nga yung sakit ko. Okay, and yun na nga, nagpunta ako ng psychiatrist and dun po ako na-diagnose ng major depressive disorder, anxiety and panic attack disorder. Okay, so paano ba natin i-handle ang taong may depression or may panic attack or may anxiety? Kasi kadalasan, ito yung nagiging maling connotation. Guys, magsasalita lamang ako base sa aking experience at base sa aking paniniwala. Okay, kapag kayo po ay may kamag-anak o meron po kayong kakilala, kaibigan na nagsasuffer ng anxiety, depression, or panic attack, first, huwag po natin siyang huhusgahan. Dahil unang-una, hindi po niya ginustong ma-experience yon. Sasabihin natin, choice mo yan eh, choice mong maging malungkot. Hindi po. Wala naman sigurong taong gustong maging malungkot. Kasi ang depression, anxiety, or panic attack, nasa utak siya, mayroong chemical imbalance sa ating brain na siyang nagko-cause ng depression, anxiety, and panic attack. Hindi lang siya basta-basta na ginusto mo lang. Okay, now, paano natin i-handle? Halimbawa, meron kayong kakilala or kaibigan or kamag-anak, huwag natin siyang i-judge. Pangalawa, huwag tayong agad-agad nagbibigay ng advice, kasi ganito ang gawin mo, kasi ganito dapat ang ginagawa mo, hindi ka dapat nagmumukmuk dyan, dapat lumabas ka. No,
dahil wala po kayo doon sa sitwasyon niya, hindi po ninyo nangangasan kung ano yung nangangamdaman niya. Kaya huwag po tayo basta-basta agad-agad nagbibigay ng advice na kesyo ganito ang dapat gawin. And one more thing, huwag din po nating sinasabi sa kanila na, nako, nasa isip mo lang yan. Libangin mo kasi sarili mo. Huwag kang magpakalunod dyan, huwag kang magpakamukmuk dyan. Maliyagin po yun. Huwag po nating sasabihin na nasa isip lang niya. Dahil, kagaya ng sabi ko, may chemical imbalance po. So, yun yung nagko-cost. Hindi po siya madaling labanan. And then, huwag din po natin silang sinasabihan, nako, ang hina-hina kasi ng pananampalataya mo. Hindi ka nagdadasal, hindi ka nagsisimba. Maling-maling-mali din po yun. Huwag natin huhusgahan ang kanilang pang-spiritual na, ang tawag nito, yung kanilang spiritual aspect. So, huwag din po natin silang huhusgahan doon. Dahil hindi naman natin alam, malay mo, araw-araw siya nagdadasal. Hindi naman natin 24 oras na nakikita kung ano yung ginagawa niya. Dahil, eto ha, eto pansariling paniniwala ko lang ito. Hindi lahat ng hindi nagsisimba tuwing Linggo ay masamang tao. Dahil hindi rin naman lahat ng nagsisimba Linggo-Linggo ay mabuting tao. Patawagin po ninyo ako kung ito po yung paniniwala ko, pero yaan po talaga yung pinaniniwalaan ko. Depende pa rin sa'yo yan. Kasi hodang nagsisimba ka kung o hindi, kung mabuti kang tao, naniniwala ka sa Diyos na pinaniniwalaan mo, then mabuti kang tao. Walang kinalaman doon ang spiritual aspect. Dahil, kagaya na sabi ko, paulit-ulit, may chemical imbalance sa brain. Okay, now, ang the best thing na dapat nating gawin kapag meron tayong kakilala, kaibigan, or kamag-anak na nagsasuffer ng depression, anxiety, or panic attack, make sure na iparamdam natin sa kanila yung presence natin na, oy, nandito lang ako, ha? And, oy, if in case kailangan mo ng kausap, pwede mo akong kausapin. Kung gusto mong ilabas yung sama ng loob mo, nandito lang ako. Ilabas mo yung sama ng loob mo sa akin. Or, makikinig lang ako sa'yo, handa akong makinig sa'yo. Yung mga ganyang bagay, kasi para sa kagaya namin yung nagsasuffer ng depression, hindi namin kailangan ng maraming salita. Presence mo lang. Yung maramdaman lang namin na nandiyan ka para sa akin or para sa amin, sapat na po yun sa amin. Ang laking tulong na po nun sa amin. Pero kapag meron pa rin po tayo na, halimbawa, meron po tayong kakilala, kaibigan, kamag-anak na may depression at nag-try sa inyong mag-open up, makinig po tayo. And wag na wag po natin siyang huhusgahan. Hanggat maaari, kung kaya natin siyang i-guide natin. Kung hanggat maaari, kaya natin siyang kumbinsihin na magpatingin sa isang espesyalista, then mas maganda. Kasi ako dati guys, 3 years or 4 years ago na diagnosed ako, pero last year kasi yung gamot ko pina-stop na ng doctor except sa isang gamot, yung pang-emergency. Na kapag nag-panic attack, nandat sa time magte-take ako ng gamot. Yung antidepressant ko is itinigil na. Pero after ng ilang months lang na itinigil ko yung gamot, bumalik po ako sa dati. So, last time na nagpa-check up ako, ibinalik na naman yung gamot ko and still ito, kinakaya ko na naman. Bumabalik na naman ako sa unti-unting normal na activity ng aking buhay. So, yun lang. So, ganun lang naman ang ano namin, kaming may mga depression, anxiety. And please lang, guys, if in case naman na nakaka-experience kayo ng simpleng kalungkutan lang, wag na wag po natin gagamitin yung salitang depressed. Halimbawa, nawalan ka ng pitaka, nawalan ka ng gamit, or nawalan ka ng, or nakagalit mo yung kaibigan mo, sasabihin mo, depressed ako kasi ganito, ganyan.
please, huwag naman po nating gagamitin yung salitang depressed kung hindi naman po yun talaga yung kondisyon ninyo. Dahil syempre, nakakahiya naman po sa amin na talagang may kondisyon na ganon. Siguro, instead of depressed, ang sabihin nila na lang ninyo ay stress or pagod ako. Mas maganda pang pakinggan kesa naman nasasabihin mong depressed ka pero hindi naman pala. Yung pala normal reaction lang ng emotions mo yung nararamdaman mo. So, yun lang guys. Please make sure to click the subscribe button again. Andyan lang yan. And kung meron po kayong katanungan, please feel free to comment down below. And kung gusto pa po ninyong magkaroon tayo ng ibang topic about sa ganitong sitwasyon, then please comment down below and then itatry nating itackle yan. And sa ngayon, yun lang muna yung maishishare ko sa inyo guys kasi kasalukuyan pa ako nagtatrabaho ngayon. Naisipan ko lang na mag-vlog for a while dahil antagal ko nang hindi nakakapag-video. So, na-miss ko siya and yun lang guys. And sa tingin ninyo, mukha akong normal pero yes po, nagiging hindi ko naman ipinagmamalaki pero sinasabi ko lang para naman maging aware din yung mga tao tungkol sa mga may kondisyon na kagaya ko. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang muna ang ating video and have a great day. Bye-bye!